Makagandahan, ito matutuwa kayo sa ating pag-uusapan. Sabi ng mga kalalakihan, pag daw sila ay bumibili ng kotse, pinagaganda ng gusto, lalo na ang mga bumper ng kanilang masasakyan. Kagaya nito. Ganyan hinahangaan ang mga kotse. Ang mga kababaihan naman, hinahangaan ng todo-todo kung ang bumper nyo ay bonggam-bongga. O diba? Pero paano ka mahahangaan kung ang boobs mo ay... Oh my God, mga girls! Pag ganyan ang boobs nyo, magpapalit na kayong pangalan. Tatawagin na kayong Lailani dahil nakalaylay na siya. Pero... meron tayong kakausapin magbibigay ng hope at pag-asa to all the girls out there, especially ang mga nanay na. Ipapakilala ko sa inyo ang pag-asa natin, girls. Walang iba kundi si Dr. Purdy. Good morning, Dr. Purdy. Good morning. Pasensya ka na pag lagi ka namin tinatawagan at ginagawang resource picker. Dahil ang daming concern sa mga girls. Question number one. Paano ko ako 18-19 years old flat ang breast? Anong gagawin? So you're very young, no? Kasi depende na rin kung anong decision ng ano, mga nanay pa rin, no? Gusto ko maging model ako, gusto ko maganda ako, mag-artista, ano dapat gawin? Usually, yung mga ano, ginagawa kasi nila yung mga nasa commercial, like mga model, yung iba, talaga nagpapalagay sila, no? Just to improve their image. This is surgery. Yeah, it's surgery. But okay. Sometimes may mga ibang... Teka muna, ang tanong ko. Yes, ang dami-dami ko nakikita na mga kababaihan, ang daming problema, nagpa-injection sila. Yung injection ba, bad ba yan? Yun ang ano, medyo problema natin. Pag, okay. Yung iba kasi, pag pumupunta sa ibang clinic or sabihin natin iba, nasa parlor lang, iba nasa bahay lang, may mga marunong kasi mag-inject na minsan ginagawa sa bahay o kaya sa parlor. So, they use the injections, no? Minsan, it's an oil injection. Sa una, teka maganda muna, yung result nun eh. Teka muna, ang dami ko na nakita mga kaibigan ko na nagbabakbak, nagnanaknak ang kanilang mga parts sa body na in-injection nila. Bakit nagkakaganon? Depende yun eh. Kung sa unang injection, okay naman yun, no? Maganda yung contour. But the problem is, kung minsan, kasi hindi na sa-satisfied ang pasyente natin. Dagdag ng dagdag. Nagpapadagdag pero sila. Pero teka muna. Yeah. Kaya nagkakaroon ng infection. May nabalitaan ako na ginagamit daw minsan mga grasa. Actually, it's not grasa. It's, they call it medical grade silicone. Or minsan, yung iba, ginagamit, hindi naman medical grade, no? Okay. Yung ginagamit natin na it's an ordinary, sabihin natin, silicone oil. Okay. Which is for industrial is oil, industrial like that. Oil. Minsan, so you cannot confirm. Yeah. Ngayon, yung iba, yung mga mukha, nagkakabukol-bukol na ganyan, hindi nagpapatsipatsip. At meron pa ako isang nakilala ang boobs niya para may mga maliliit na bundok. Yun ang problema. Yun ang problema sa injection, no? Sa kataga lang. Yan ang naging cause pagka-injection. Yes. Nagkaaroon ng irregularity yung suso mo. Paano? Kung ako'y nanganak na, nanay na ako, nanganak na ako ng 3-4, medyo nakabagsak na. Anong pwedeng gawin dyan? So kung gusto mong improve yun, o sabihin natin gawin uli yung like, like nung dalaga ka, kayang-kaya natin gawin yan. Kayang gawin yes. No kidding. Yeah. Ginagamitan mo ito ng mga implant. We can do reconstruction. No? Reconstruction? Yes. Minsan, nagtatagal tayo ng excess skin dyan kasi lumalaylay na yan eh, no? Okay. Nagtatagal tayo ng skin, then binabalik natin yung tissue niya na bumagsak sa loob uli. Then, minsan, nilalagyan din natin ng implant. So, it's reconstruction? It's not everyone. Just putting implant? No. It's naku, not that simple. Ate, yeah. Na nagkaanak na ng 2-3. My God, for yourself, just do it. Okay, I'm telling you now. Para sa sarili nyo, so every time you wake up in the morning, you will always tell, ang ganda ko naman, di ba? Hindi yung habang buhay, bakit titingin sa ramay, sasabihin nyo, ano ba to, Lailani na siya? So, kailangan nating pag-ipunan nila. Pag-ipunan nyo ng ating mother, lalo na kung gustong bumalik sa dating alindog, no? Yung shape, gumanda, para tumaas yung self-esteem natin. My clinic is
Cosmed Aesthetics, no? Just beside the De Ocampo Hospital, just along Nagtahan Road. Sa mga kagandahan, mag-ipon at tumawag na kay Doc Freddy para tayo ay hindi forever lailani.